What's up mga Chitopi? My name is Pastor Jay Moto and welcome back to the channel. And for today's video, meron na naman akong i-share sa inyo. Isa to sa mga common issue ng mga GTR or mga SYNC 200, SYNC 200S, SYNC 200X. Itong chain buffer. Actually, ano na yan, napalitan na natin yan. Yung ista kasi nito, mabilis siya maupod, malambot. Pero meron akong ginawa vlog dati. Tungkol doon sa DIY na pagganan ng chain buffer, ano naman yung Korean belt. Pero ito, mas maganda ito na gawa natin ngayon. Ano na siya, almost plug and play. Almost plug and play. Meron lang tayong konting ikakat yan para sumakto siya doon sa pag-iipitan dito sa swing arm natin. Mas maganda kung may kakabit nyo to, tanggal yung swing arm para ma-shoot nyo talaga ng maganda. Pero kung hindi nyo kaya tanggalin yung swing arm, pwedeng i-cut nyo na lang doon sa may bandang dulo. Pero maganda, tanggal yung swing arm eh. Para talaga, pasok na pasok talaga siya. Meron lang na may kakat yan dito. Hindi ko na mapakita dito sa ano eh. Isisingin ko na lang dyan sa video. Meron lang clip na kinunan dyan eh. May kakat lang dyan para may pasok natin siya na maayos. And then, dito, sa butas dito, konting cut lang din sa tornilyuhan. Doon sa harapan, konting cut lang din. Napaka basic lang ano, pero maganda siya. Ang ganda na kinalabasan. Ayan, kung makikita nyo, sakto-sakto talaga siya. Siya matibay din to. Ayan, no? Matibay din yung ano, materyales. So, ang ganda. May iba-ibang kulay niyan. Mabibili to sa Shopee or Lazada para mga nasa 100 plus pesos. Something, hindi ko na kasi matandaan kung magkano yung bili ko dito. So, kinabit ko na lang dito sa customer natin. Kasi, pag wala to, laging nangyayari, nagagasgas yung ano natin, yung swing arm natin, pagkasira na yung chain buffer, yung swing arm natin, yung napubot-bot yung pintura din, kinakalawang, bla bla bla. Tulad nitong kadena niya, medyo kinalawang na. Pero, nilangisan naman natin na yan. Na ano kasi, tawag to, na-stack ng mga ilang araw to motor na to, kaya nagkalawang yung kadena, hindi nagamit eh. And then, yun, pininturahan natin itong swing arm, sakto, sinabay na natin yung ano, yung pagkakabit itong bagong chain buffer. So yun nga, isa to sa ano ha, mga common issue ng GPR, say 200S, X, and double I, itong chain buffer. Pag bumili kasi kayo nito sa ano, dito mas ano ha, pag bumili kayo sa kasa ng bago, saglit lang din eh, mapipigtas at mapipigtas din yun, mga ilang buwan lang. So, mahanap tayo siyempre ng mga alternative na way para mas tumagal yung ikakabit natin na pyesa sa motorsiklo, lalo na dito syempre sa ano natin, sa mga project natin. Nagdi-discover tayo. May mga ilang na rin na mga nagkabit nito, hindi lang naman ako. May mga na nagkabit na rin yan. So, ito yung ano, maganda talaga, ang ganda niya. May iba-ibang kulay ito. Merong itim, pink, yellow, gano'n. Depende sa mga kusunodahan nyo. Si Yappy meron yan. Ilalagay ko lang yung picture dyan sa gilid dyan sa screen. Para makita niyo kung saan natin eksaktong nabili to. Tibay to. Kung sa mga isang taon, dalawang taon, tatagal siguro to. Depende na lang siguro sa gamit niyo. Basta alagaan nyo lang yung kadena nyo na ano, ha? Nasa tama yung tension, tsaka laging lubricated. Para hindi naman nasisira agad yung sana natin sa chain buffer natin. Pero kung gusto niyo rin gumawa ng DIY, ididikit nyo lang ng rugby. Meron akong separate na vlog din dyan. Pwede rin yun kasi ito, mas magandang may kabit to. Tanggal yung swing arm para talagang pasak na pasak talaga. Ha, sapak na sapak. Iyon o, no? Ganda di ba? Panalo. So paano ang ganito na lang mga Jibrapi? Salamat sa panunod nyo. Thank you very much. Lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Lalo pag kinaklose yung ceremony, simulan nyo ang kapayapaan. Ayon kayo at ng marami. Iyon! Yeah.